Sa ibang balita, 40 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Sampaloc, Maynila. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino. Nang dahil sa iniinalang jumper ng kuryente, naabo ang 15 bahay sa Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Tinatayang 40 pamilya ang nawala ng tirahan. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay ni Dorothy Abiegos. Nagtamo si Abiegos ng paso sa kamay at braso. Saan po sa bahay niyo nagsimula? Doon sa sala sa kasi may pumutok doon. Hindi ko alam kung ano yung ano kasi may mga illegal dyan eh. Baka yung mga ano pumutok. Ano po yung illegal na? Kuryente. So, kuryente. Saan po? Doon sa taas ng bubong namin. Tulog ako, nagulat na lang ako. Pag gising ko, paglabas ko sa ano, mayroong apoy. Possible cause electrical. Titignan pa ng investigador natin. Dahil gawa sa kaway ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy pero agad naman daw itong naagapan ng mga bumbero. Sa kasagsagan ng sunog, sinagip ng mga bumbero ang isang naghihingalong aso mula sa isa sa mga nasusunog na bahay. Pinugahan ang hangin ng mga bumbero sa bibig ang aso at pinamp nila ang dibdib nito. Maya-maya pa, sumipa na ang aso. Senyales na nakakahinga na ito. Kuya, ano po masasabi nyo na niligtas po ng mga bumbero natin yung aso ninyo? Hey, pasalamat ako. Kasi kanina ko pagsungkunin eh. Opo, tapos po? Nung una, hindi nila ako pinagbigyan kasi baka raw mabagsakan ako. Eh, nung sumunod, sabi, nagpasama sa akin isang bumbero, sinamahan naman ako. Opo. Ay, nakuha ko. Umabot sa fourth alarm ang sunog bago naapula pasado alas 2:30 ng madaling araw. Sa taya ng BFP, aabot sa kalating milyon piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Babala naman ang BFP sa mga gumagamit ng ilegal na koneksyon. Maraming matadamay ng mga kapitbahay natin pag hindi maayos ang connection natin ng kuryente. Dapat iayos po natin yung mga. Von Aquino, GMA News.